sentro ngayon at mainit na pinag-uusapan sa social media ang tungkol sa isyong ito na kinasasangkutan ng aktres at sikat na vlogger na si Alex Gonzaga. At ng batikang aktres na si Miss Dina Bonnevie. Ito'y matapos umamin kamakailan ni Alex sa kanyang podcast na Ano na Catherine? Hi, it's me, I am the anti-hero episode. Na natroma siya sa ginawa sa kanya ng isang artista na itinago niya sa pangalang artistang matanda. Matapos daw siyang pagsisigawan nito mula ulo hanggang paa. Narito at panoorin natin ang perinigan ng magkabilang panig. Kasi kung hindi ka pa nga sikat eh, kung umasta ka, akala mo ito na yung reyna ng buong taping. Teka lang. Minsan makakarinig ka na, bakit yung damit ko? Parang hindi nga kami nagkaganyan. Bakit? Kaya saan kulad ka na ba? Dati yung pasok, talagang I gave her help. Talagang sinabihan ko siya, who do you think you are? You're famous? Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Your call is at 9 and you come down from your van at 12 na nakapajama? Really? Sabi sa kanya, hindi pa pinapanganak ka magbabasto sa akin. If you want to continue taping this over this, do it yourself. Eh, yung leading man ko doon, ganun din, yeah, tell her, Miss D, grabe na. Hindi ko na ini-name names, pero talagang... Sikat siya. Ngayon, hindi. Sa tingin ko, hindi. Diyan lang siya. Clue na lang. She didn't really like make it like big. Eh, kasi nga attitude eh. Yung parang... Grabe ha, parang feeling mo, ikaw na yung reyna dito. Pero lahat kami, kasi mga senior stars kami noon, tapos talagang pinaghihintay niya kami lagi. Aalis siya pag lunchtime, babalik siya, alas stress na, basta ako, parang lulo. Tapos kami, intay kami ng intay. Ayan kami sa, sabi na nung leading man ko, tell her na, Miss D, come on, you know, wala sa panahon, ganyan, I'm so tired, ganyan. Kasi sa pagdating na pagdating niya, sabi ko, where are you going, Tito? So, we're ready to leave. What did you think? We were born to wait for you. Excuse me, who do you think you are? Oh. So, before you somebody, excuse me, you haven't made a mark. Huh? Have you proven yourself at least in acting? You can't even cry. Anong sagot niya, Miss B? Cry siya. Parang, sumbong niya daw ako sa mami niya. Sabi ko, sige, puntahin mo dito. Sabi ko, ano, mag-showdown kami ng nanay mo. Ayun, so sa kakaganyan niya, naungusan pa siya ng isang supporting actress. So there was a time when I was in my 20s. Early 2020, magta 21 ako. I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda. Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Kasi akala niya galing ako sa bahay, late lang ako. Hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya. And then after how many years, she's painting me as the bad guy na deserve ko. Nung pinapanood ko, parang I think hindi ako yan, pero parang yung kwento ko yung sinasabi niya, pero mali yung kwento niya. Di ba may mga ganun? May mga tao na who did you wrong or who traumatized you. And then you won't even talk about it. Parang you would just let it be. And then pag sila pa yung nagkwento, sila pa yung babait, ikaw pa yung masama na parang ibang-iba na yung kwento. So, isip ko, ano kailangan kong gawin pagka ganun? And then, ang dami umaagree. Wala. Kasi alam ko naman yung katotohanan niya.